Dalawang linggo bago ang halalan, nagpakita na rin ang pwersa ang kampo ni presidential candidate Ping Lacson. Alamin natin sa detalye ng report ni Mian Corbera. Mian? Yes, Vic. Dalawang linggo nga bago ang halalan sa May 9, nagpakita na rin ng pwersa ang kampo ni Senator Ping Lacson at Vicente Soto. Mga taga-Tarlac ang niligawan ng tambalan ni Senator Ping Lacson at Vicente Soto ngayong araw sa kanilang town hall meeting sa Tarlac. Kasamang nangampanya ni Lacson ang kanyang mga mista sa Philippine Military Academy. Kabilang nasa mga ito sina dating PNP Chief Nicanor Bartolome ng PMA Class 80, Antipolo Congressman Romeo Acop ng Class 71, General Ray Rivera ng Philippine Army, General Gordon Descando ng Class 82. Ayon kay Lacson, personal na umiikot at kumikilos ang kanyang may 300 mista sa buong bansa para tumulong sa kanyang kandidatura. Para sa kanya, mas malakas raw ang puwersa ng mga kapwa kabalyero kumpara sa mga politiko. Loyalty. No? Kasi hindi nga politiko. Ang politiko kasi, nirecruit ka maging member ng party, gagawin kang chairman, pagkatapos pagpapalit ka sa iba. Yun ang kaibahan ng politician at saka yung talagang totoong coordinator, totoong leader. Kasi sila, shared advocacy. Kaya yun ang malaking kaibahan. Minsan mas mahirap makipag-deal sa politician. Ayon kay Soto, sa huling linggo ng kanilang kampanya, target nila ang Metro Manila na may pinakamalaking bilang ng mga botante. Pagpapatuloy kami ng pagkampanya sa mga kababayan natin to ipaalam sa kanila what we stand for, ano ang plano namin gawin, ano ang kaya namin gawin, at kami, kaya nga, hindi kami magpa-practice. Binanata naman ni Soto ang mga kapwa kandidato na sa halip na maglatag ng mga plataforma para sa mga kababayan, wala raw ginagawa kundi kumanta at sumayaw sa mga campaign rally. Handa naman raw silang humanap ng oras para dumalo sa debate ng COMELEC ngayong binago na ang sistema. Pero ang kanilang kondisyon, tape as live at hindi na i-edit ng COMELEC ang anumang sasabihin nila sa interview. Tapo na kami. We're just being consistent, no? Every time meron ding panawagan yung mga TV stations for any interviews, nire-request talaga namin, take us live kung hindi ma-live. Mahirap kasi yung edited, eh. Walang control yung interviewee. No? Even if it's COMELEC who has the final say sa pag-edit, still, edited pa rin. Take us live, no? Within the hour then. Dapat take us live. Oh, tape na, pero tape tas live. Kasi it cuts both ways, ha, yung sinasabi ni Senator Lacson. Pwede rin yung walang kakwenta-kwenta mga sinabi, editin nila. Hindi ba? Pagka nagkabakil-bakil, pagtapos editin. Dapat, ano, tape tas live, 1 hour. Matapos ang mga dialogo, sina Lacson at Soto, kasama ang senatorable na si Manny Piñol, ay nag-critic call kay Tarlac Governor Susan Yap. Si Yap ay kapartido ni Soto sa Nationalist People's Coalition, pero ang kanyang inendorso ay ang tambalan ni na BBM at Sara Duterte. Vic, naniniwala sina Senator Ping Lacson at Vicente Soto na marami pa sa ating mga kababayan ang wala pang desisyon kung sino ang kanilang iluluklok sa halalan sa Mayo. Maari pa raw magbago ang kanilang mga desisyon at naniniwala silang maaring isa sila sa mga piliin na ating mga kababayan. Balik sa iyo, Vic. Maraming salamat sa iyong live report, Mian Corbera.